Sa ang ating pong topic ngayon sa ating pong programang Patnubay sa Kalusugan, panginginig ng katawan dahil sa pag-inom ng alak. Paano po natin ito maiwasan? Meron ba kayong ganitong problema? So maganda po kung marami kayong matutuhan sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ganon din sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, please subscribe. Hanapin niyo po Rose Alfonso. Click niyo po yung bell din para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod. Kung meron kayong mga health problems, nice ko po na magpa-check up muna kayo sa doktor para tama po yung ibibigay kong payo tungkol sa inyong karamdaman. Mga konting information, mga health tips. Siyempre, huwag niyong kalimutan na pagpa-check up sa doktor po ninyo. Ngayon po ay ating talakayin. Ito pong tanong po ni Jovelyn Tabalba. Ma'am Rose, paano po matatanggal ang panginginig ng katawan dahil sa pag-inom ng alak? Alam po yung alcohol, yung alak, pag marami ka na inom, babagsak ang blood sugar mo. Ang blood sugar po, pag masyadong mababa, makakaranas ka ng panghihina at panginginig ng katawan. Yung iba, nagsisissure pa. Ang alak po kasi, pag uminom ka ng alak, lumuluwag ang blood vessel. Kaya maraming uminom ng alak, nakakaramdam po sila ng sakit ng ulo. Ngayon, ang alcohol ay meron siyang depressant effect. Pagka meron kang heavy consumption, marami kang nainom, pwedeng ma-reduce ang level ng stimulation sa brain. Yung alak ay nagiiwan sa katawan mo na yung brain mo ay flooded ito ng maraming activity. Ang resulta, ang nervous system mo nagiging hyperactive. Nagiging dahilan ito ng alcohol tremor or shake, no? Kaya ngayon, itong alcohol shake or panginginig symptoms, nagmamanifest maraming area ng katawan mo, particularly sa kamay mo. Ito pong panginginig ng katawan, epekto po ng pag-inom ng alak, maring ito po ay dahil sa long term, sa matagalang pag-inom na ng alcohol, nagkaroon ka ng alcohol abuse, no? Maring nakakaranas ka ng panginginig, ito ay tinatawag nating alcohol shake, no? Alcohol shake ang tawag dito. Ito pong tremor or panginginig, ito yung mga involuntary shaking. Isa or maraming area sa katawan mo, maaring pasumpong-sumpong o kaya ay palagian na. Ang possible causes po ng panginginig ng katawan, maaring ito ay dahil sa acute alcohol withdrawal or excessive alcohol abuse or alcohol use. Dalawang reason bakit nanginginig ang katawan mo. Maring ito ay sobrang pag-inom ng alak o kaya alcohol withdrawal. Ang panginginig, ito ay problema dahil sa problema sa utak na nagko-control sa body's muscle po natin. Merong area sa brain natin, tandaan nyo po, merong area sa brain natin ang kumokontrol sa muscle ng ating katawan. Ngayon, pag yun ang naapektuhan ng alcohol, makakaramdam po kayo ng panginginig. Ito po ay hindi naman nakakamatay, itong panginginig ng katawan. Kaya lang, minsan, very embarrassing, nakaka-disable to. Siyempre, yung everyday activities mo, hindi mo ma-perform, lalo na sa trabaho mo, dahil sa yung panginginig. Pagka nagkaroon po kayo ng alcohol tremor, maaring humingi kayo ng tulong sa doktor para ligtas kayong ma-detox. Ang alcohol abuse, ito'y potentially, ang sabi nga, ay dapat i-monitor ito ng medical professional na para meron silang safe process na gagawin sa'yo para gumaling ka. Maraming uri ng detox program, depende siyempre sa severity ng alcohol dependence and other factor. Ang detox alone, ito po ay makakatulong sa alcohol abuse na yan or alcohol tremor na yan, no? Kaya ngayon, itong detox na to,
meron mga effective substances na pwedeng gamitin sa pagtulong sa iyo. Alam mo, ang katawan po natin ay meron sophisticated way ng pag-eliminate ng toxin na involve yung atay, yung kidney, yung digestive system, yung skin at saka yung baga natin. Ito po itong ating mga nasabi kong organ, liver, kidney, digestive system, skin and lungs. Ito po ay pagka ito'y healthy, mai-eliminate mo lahat yung unwanted substances. Kung walang depresya yung atay mo, walang depresya yung kidney mo, walang depresya yung baga mo, yung digestive system mo, madali mong matanggal yung mga unwanted substances na epekto ng alcohol na nagpapanginig sa'yo. Merong mga detox diet na naturally gawin mo to para magkaroon ka ng body's natural detoxification program para matanggal yung epekto ng alcohol sa katawan mo. Paalala po muna sa vitamin C, ito po ay nare-reduce ang panganib ng mga chronic disease tulad po ng cancer. Alam po natin tayo mga babae, candidate tayo sa breast cancer, sa lalaki naman ay prostate cancer. Ang vitamin C, hindi lang po ito nakakatulong pang-prevent ng cancer, mga coronavirus, nakakatulong para ma-manage ang blood pressure mo. Kasi ang vitamin C, diuretic yan eh. Nakakatanggal ito ng excess fluid sa katawan mo, kaya nakakababa ito ng presyo ng iyong dugo. Kaya ngayon, naiwasan din yung heart disease kasi ang vitamin C, pampatibay ito ng ugat, no? Tumutulong sa blood antioxidant. Kaya ito pong natural defense ito, palaban ito sa inflammation. Ang vitamin C, ito yung very strong na palaban sa chronic diseases tulad ng heart disease. Nare-reduce din ang blood uric acid mo at napiprevent ang gouty attack. Napiprevent din yung iron deficiency, anemia, and bleeding gums. Kaya pag nagtitake ka ng iron, nagtitake kayo ng B-complex, samahan nyo po ng pagtake ng vitamin C dahil napiprevent, mabilis ang production mo ng red blood cells. Kung tutulungan mo yung iron, iinom ka ng vitamin C at B-complex, super B-complex. It boosts your immunity. Kasi ang vitamin C nag-encourage ng production ng white blood cells. Ito'y antiviral and antibacterial effect ang vitamin C. Kaya po ang vitamin C napiprevent yung cell damage and inflammation kung may sakit ka para gumaling ka kagad at maiwasan ang paglala ng sakit mo. Lalo na kung meron kang sipon, ubo, lagnat at trangkaso, mag-inom ka ng vitamin C. And the best time na mainom ka ng vitamin C, 30 minutes before breakfast. Dahil ito'y water-soluble vitamins. Kaya ito po ay available po ito sa Patnubay sa Kalusugan. Kung nais nyo pong magkaroon nito, pwede kayo mag-order pa-LBC natin. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address at cellphone number para ma-deliver ito sa tahanan. Meron lang pong shipping fee sa Metro Manila ay 160 pesos. Ngayon, sabi ko, para mawala yung tremor, kasi anong solusyon? Bakit nanginginig ang katawan mo pagkatapos minum ng alak? Dahil ang pag-inom ng alak, ito po ay nakakababa ng iyong blood sugar. Iiwanan ka na nanghihina at manginginig, no? At saka syempre, apektado yung brain mo dahil ito pong alak, ito'y stimulant. Iiwanan ka ng alcohol na over-stimulated ang brain mo, kaya mag-shake ka, manghihina ka. Kaya ano solution dito? Anong gagawin mo? So, maaari, tumigil ka ng uminom ng alak kasi ang alcohol, ito'y nami-metabolize sa ating atay. Yung liver enzyme, nagme-metabolize ng alcohol. Kaya po, ito pong enzyme na tinatawag nating acetaldehyde. Itong acetaldehyde, ito'y liver enzyme, ito'y at alam na ito'y cancer-causing chemical. Alam po natin ang alcohol, meron siyang cancer content ito. Kaya yung liver enzyme, tatanggalin niya yung
acetaldehyde. Itong acetaldehyde na to, ito'y mga chemical na nagko-cause ng cancer. Tatanggalin ito ng atay mo, so alisin mo ng pag-inom ng alak. Ito pong acetaldehyde, ito'y toxin. Ang liver mo, kino-convert niya to into harmless substance, sinatawag nating acetate. Ito'y mai-eliminate sa body mo sa pamagitan ng pag-ihi mo. Ihi mo, pagpawis mo, idudumi mo, ilabas sa baga mo. Kasi apat ang labasan ng toxin sa katawan. Yung balat natin, yung baga natin, yung bituka natin, dudumi ka, yung kidney mo, iihi ka, and then liver, if we filter yung toxin. Kaya ngayon, ma-eliminate yan, yung mga toxin na yan, i-convert po ng katawan mo ng acetate, yung mga toxin na yan. Kaya ayon po sa pag-aaral, yung beneficial po sa kalusugan ng puso, yung pag-iwas sa pag-inom ng alak. Dahil magbibigay sa iyo ng maraming health problems, hindi lang panginginig ang ibibigay na problema sa iyo ng pag-inom ng alak, is kasama po dito yung pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasi ang sobrang pag-inom po ng alak, pwedeng ma-damage ang atay mo. Pwedeng magkaroon ng pag-build up ng mga saba, mga sebo, mga fat, no? Pwede mag-cause ito ng inflammation ng atay mo at pwede itong tumigas. It leads to liver cancer. Kaya tulad na sabi ko, ang alak ay meron siyang dalang chemical na acetaldehyde. Ito po ay cancer causing chemical na dala po ng alak. So pagka kayo po ay tumigil na ng minom ng alak, tutulong ang liver para gawin niyang harmless substance, yung acetaldehyde, gagawin niyang acetate at ma-eliminate ito sa body mo through pagpapawis, sa pag-ihi mo, sa pagdumi mo, at pag-breathing exercise mo, at lalabas din sa skin mo sa pamagitan ng pagpawis mo. Paalala po muna sa ating activated charcoal. Ito effective natural remedy as a home treatment sa digestive problem. Food poisoning, sa diarrhea, sa kabag, sinisikmura ka, digay ka na digay, maasim na sikmura, bad breath, iwas tetano o impression sa sugat. Pag kinagat ka ng aso o pusa o nasugatan ka, maghugas ka mabuti ng tubig at sabon. Hugasan mo mabuti, patuyuin mo, pagkatapos langgasan mo ng agwaksinada, magpo-form ng bubbles yun. Ito po yung mga naiwan na debris na pwedeng mag-cause ng infection sa'yo. Tapos pwede mong buhusan ng betadine, disinfectant, tapos lagyan mo ng charcoal powder para mabilis gumaling yung sugat mo. Kasi po ang activated charcoal, ito po ay nag-absorb ng toxin sa body mo at natatanggal ito sa katawan mo, itong activated charcoal. Kaya pwede mong itapal sa sugat para mawala yung impression, magaling agad ang sugat mo. Kaya very safe, effective treatment po sa drug overdose, sa drug addiction at sa kabag. Ito po ay pantanggal ng hangover. Mawawala ang pagkalasing mo pag uminom ka ng activated charcoal. Mawawala din yung baho ng hininga mo at baho ng katawan mo. Kaya po ito pong paggamit ng activated charcoal, nagde-detoxify sa katawan mo. Kaya yung mga nagko-consume po ng activated charcoal, yung overindulgence sa food or alcohol, matatanggal ang toxin na to sa katawan mo. Ang activated charcoal effective panlaban sa certain toxin sa katawan, kaya at least inumin mo to 1 hour before or 2 hours after meal. Kaya ito'y magandang inumin mo for detoxification. Available po naman ito sa patnubay sa kalusugan. Pwede po itong i-deliver sa inyong tahanan. Tandaan nyo po, ang ating atay ay hindi siya mag-perform na mabuti kapag ka punong-puno ka ng alak sa katawan. Kasi nga po, ang ating atay, ang trabaho nito, nagsasala siya ng dumi at iba pang mga toxin from the body. Pag umiinom pa ng maraming alak, nare-reduce ang ability ng atay mo para gawin ang kanyang normal function, non-detoxifying. Ang atay po kasi natin nagre-regulate ng mga chemical level sa dugo at inilalabas ito sa pamamagitan po ng bile acid. Ito po ay nagdadala ito ng mga waste product mula sa liver. Ang mga
ang dugo nang galing sa ating tiyan at bituka, ito'y dumadaan lahat sa ating atay. Kaya pwede ka bang mabuhay na walang atay? Of course not! Kasi po, ang liver ay napakahalaga sa buhay natin. Siya nagsusustain ng buhay natin. Hindi ka pwedeng mabuhay kung ikaw ay walang atay. Kaya nga po marami mga tao na minsan kalahati lang yung natapyasan yung atay nila, at least nandun pa rin. Kasi ang liver mo pwedeng mag-grow back, pwede siyang tumubo ulit at bumalik sa full size nito within a matter of months. Ganun po kaganda yung ating atay. Pagka ito'y natapyas, pagka kahit na naiwan yung kalahati ng atay mo, pwede pa siyang tumubo ulit. Hindi katulad ng iyong kidney, pag na-damage, hindi na siya tutubo. Yung brain mo, pag na-damage, permanent damage na yon. Hindi mo na siya pwedeng ma-replace. Merong napakahalaga pong ating atay sa production ng bile. Tumutulong para dalhin yung mga waste at breakdown ng fat sa small intestine during digestion. Tumutulong siya sa digestion ng fat. Kaya may mga certain protein, itong blood plasma, pag nasugat ka o nagpabunot ka ng ngipin, dapat tumigil yung bleeding. Pag nasugat ka, dapat tumigil ang bleeding, kung hindi maagasan ka. So yung atay natin, nagpo-produce siya ng protein sa blood plasma mo. Ito po yung tinatawag nating fibrinogen. Ito yung blood clotting plasma protein. Yan ang trabaho ng ating atay. Kaya nga po yun din production ng cholesterol, special protein, para tumaas ang ating good cholesterol, pangalis ng sebo sa ating katawan. Paalala po sa Super B Complex, itong ating Super B Complex, ito yung combination ng 8 essential vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, no? Ito po ay nagpe-prevent ng infection at sumusuporta sa kalusugan ng ating selula at naiwasan ng anemia, tumutulong sa growth ng red blood cells para ma-boost ang energy level mo, magkaroon ka ng good eyesight, magkaroon ka ng healthy brain function and good digestion and healthy appetite and proper nerve function. Itong Super B Complex, ito mga building blocks of the body, tumutulong para magkaroon ka ng good health. Ang Super B Complex nagpe-prevent ang infection at sumusuporta sa ating kalakasan. Kung kulang na kulang po kayo sa Super B Complex, madali kang mahapo at madali kang mapagod, madali kang ma-deteriorate. Pagka umiinom ka ng alak, ang mabilis matanggal sa katawan mo yung Super B Complex. Kaya nanghihina, nangingisay ka, nanginginig ka. So, para matanggal yon, mag-take ka ng Super B Complex. Kaya syempre, alisin mo na yung pag-inom ng alak. Isang mabuting paraan, the best way for the detoxification system mo, para lumakas ka, huwag ka nang uminom ng alak. Uminom ka ng charcoal, no, for detoxification. 1 hour before breakfast, o kaya 2 hours after breakfast, no? Sabi ng health authorities, yung pag-inom po ng alak, kung maaari, iwasan natin. Although sinasabi nila merong health benefits, ang red wine is good for the heart, subalit titingnan mo ang long-term effect nito sa katawan. Meron siyang good at saka bad, no? Kaya ang drinking too much alcohol, nare-reduce ang liver ability mo para ma-carry out niya yung corner normal function tulad ng detoxifying, no? Pangalawa, anong gawin mo para maiwasan yung panginginig ng katawan mo? Una, sabi ko, alisin mo na yung pag-inom ng alak. Pangalawa, i-focus mo yung magkaroon ka ng adequate and quality sleep, no? Bawat gabi, dapat sa kalusugan ng katawan mo, sa natural detoxification system, dapat matulog ka ng 8 hours. Kasi pag nakakatulog ka, tinutulungan mo yung brain mo ma-reorganize at ma-recharge itself, no? At yung mga waste, mga toxic waste byproduct nag-accumulate throughout the day, natatanggal pag ikaw ay natutulog ng 8 oras. Itong mga waste product na protein, tinatawag natin beta-amyloid.
Yan po yung mga waste product ng protein, ang tawag po natin ay beta-amyloid. Itong beta-amyloid na to, waste product ng protein, nagko-contribute ito sa development ng Alzheimer's disease, pagiging ulyanin. Kaya iwasan po itong mga protein na amyloid, beta-amyloid, waste product ito ng protein, no? So pag natutulog ka ng 8 hours, natatanggal 'yon. Kaya pag kulang na kulang ka sa tulog, wala kang enough time para ma-recharge ka at yung mga toxin na nag-build up sa paraming parte ng katawan mo, ito ay hindi mo lahat ma-eliminate. Kaya yung poor sleeping habits, nakalink ito sa long-term health consequences. Madali kang ma-stress, madali kang magkaroon ng anxiety, high blood pressure, heart disease, and type 2 diabetes. Kaya inuulit ko, dapat meron kang 7 to 9 hours per night na tulog on a regular basis to promote good health, no? Pagka meron kang difficulties sa pagtulog mo, yung lifestyle changes ay napakahalaga. Una, huwag ka nang inom ng alak at kumain ka bago lumubog ang araw, nakapaghapunan ka na. And then sa umaga, pagising mo sa umaga, inom ka ng 3 basong tubig, mag-exercise ka. Tapos ang gawin mo para ma-improve ang tulog mo, ako po para makatulog ako, naglilinis ako ng katawan. Yung matulog ka na malinis ang paa mo, huwag kang matutulog na tingnan mo muna yung paa mo bago matulog. Ay naku, ang dumi-dumi ng paa ko. Huwag kang matutulog na madumi yung talampakan mo. Dapat matulog ka na malinis ang talampakan mo. Matulog ka na nag-toothbrush ka. Natulog ka na malinis, wala kang naamoy na baho ng kilikili mo. Bago ka matulog, maghugas ka ng private parts. Magpalit ka ng panty or brief. Bago matulog, maghilamos ka. Basta madaling salita, personal hygiene. Malinis ka, no? Yan, makomportable yung higaan mo para masarap ang tulog mo. Para maalaw mo yung brain mo na ma-reorganize, ma-recharge, ma-limit yung toxin na nag-accumulate throughout the body. Yun po, una, abstain from drinking alcohol. Pangalawa, focus on sleep. Pangatlo, drink more water. Ang tubig po, hindi lang kung kailan ka nauuhaw. Kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng tubig. Yung body temperature, no? Para malubricate yung mga joints nyo, tumutulong para natutunawan ka, ma-absorb mo yung mga nutrients mula sa pagkain mo, at ma-detoxify yung body mo, at matanggal yung mga waste products sa katawan mo pag umiinom ka ng tubig. Kasi po yung ating body cells, ito'y continuously na nagre-repair yan, nagpa-function optimally, at bine-breakdown yung mga nutrients for your body to use as an energy. Kaya nga po, pagka umiinom ka ng tubig, tumutulong para ma-release yung waste sa dumi sa katawan, ma-release yung energy katawan. Kaya nga po, yung in a form of urea, yung ihi mo, at saka yung carbon dioxide na nilalabas ng baga mo, ito pagka nag-build up ito sa katawan mo, magiging acidic ang dugo mo. Simple lang, drink water. Pagising mo sa umaga, walang laman ng tiyan, 1-2 basong tubig, 1 hour before meal, 1 basong tubig, between meals, 1 basong tubig, 2 hours after meal, 1 basong tubig. Kasi po ang tubig, siya po ang nagdadala ng mga waste product, tinatanggal ito sa pamagitan ng ating pag-ihi, sa ating paghinga, at sa ating pagpapawis, natatanggal ang mga toxin na to. Kaya dapat ay properly hydrated tayo. Important ito for detoxification, matanggal yung panginginig mo, yung tremor mo, no? Kaya nga po yung adequate daily intake po ng, sabihin na nating, 2 litro ng tubig sa maghapon, no? 2 litro, mas maraming tubig na kailangan ang mga lalaki, i-compare mo sa babae. Kaya yan po, no, para yung activities natin, huwag yung kalimutan
water, hindi alak, hindi yung soft drinks, tubig po. Paalala muna po sa calcium, magnesium with zinc. Yung calcium, ito ay food supplement na itong calcium particle pumapasok sa heart muscle mo. Sa bawat pintig ng ating puso, ang heart, ang pagpapump ng dugo ng puso mo ay maging masigla kung meron kang enough calcium para maiwasan yung palpitation, yung kabog ng dibdib, or panghihina ng puso mo. May kasama siyang magnesium para ang contraction niya ay maging normal, maiwasan po natin ang heart attack at saka stroke. Ang calcium, magnesium, with zinc, ito yung mga mineral na nagpapalakas ng ating buto, nagre-regulate ng muscle function, tumutulong para ma-prevent yung muscle cramps. Ang calcium din po ay natural remedy sa vertigo and osteoporosis. Ang calcium, magnesium, magkakaroon ka ng good quality na tulog at ang dahil po tumutulong siya sa production ng melatonin hormone, tumutulong para ma-regulate yung tulog mo. Ang calcium din po, ito ay gamot sa acid reflux, antacid, at pag-control ng GERD. Available po ito sa Patnubay sa Kalusugan. Kung gusto yung magpa-deliver nito, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, at cellphone number, at kung ano yung items na gusto nyo i-deliver. At meron lang po shipping fee na 160 dito sa Metro Manila. Nuulit ko po, maraming nagagawa ang pag-inom ng tubig. Tumutulong ang tubig sa body's detoxification system para matanggal yung waste product mula sa dugo mo, lalo na po yung alcohol, no? Paalala muna po na itong ating crystal oil na may pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng eucalyptus, luya, luyandilaw, acapulco, oregano, lagundi, kalingag. Ang ating crystal oil, ito'y analgesic, pain-killing, meron siyang soothing and cooling effect na menthol. Nare-relieve yung mga arthritic and rheumatic pain, stiff neck, muscular ache and leg cramps, aching feet, pananakit ng likod. Pagkatapos yung maligo, mailigam-gam na tubig ang paligo nyo. Pag nagpatuyo kayo, anumang parte ng katawan nyo masakit, stiff neck, arthritis, rheuma, muscular pain, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, masakit ang ulo, pangangalay, nakaka-relieve ito ng pain and other irritation mula sa katawan mo. Pag napilayan ka, nagkaroon ka ng pasa, nabukulang ka, pahiran mo kagad ng ating crystal oil. Pag masakit ang lalamunan mo, barado yung ilong mo, nakaka-relieve ng asthma attack, ang gawin mo, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa dibdib. After 20 minutes na mainit na tuwalya, ihaplas mo yung crystal oil sa iyong dibdib, tapos singhutin mo, langkapin mo, giginhawa, makakahinga ka mabuti. Ito rin po yung maganda sa sakit ng tiyan, sa tummy ache, at ganun din po sa kinakabag, dinidighay ka, maasim ang sikmura mo, i-massage mo sa tiyan at sikmura mo. Ito yung nakaka-stimulate ng blood circulation, kaya ito yung nakakapagpababa ng presyon ng dugo, nakakatagal ito ng migraine, tsaka stress, heartburn, and acid reflux, sinisikmura. Pag sinumpong ka ng epilepsy, epileptic attack, ipaamoy mo sa pasyente at i-massage mo sa sikmura, hindi matutuloy ang kanyang epileptic attack at asthma attack. Pag nahihilo ka, amoyin mo yan. Maganda rin gamot ito sa mabahong paa, mabahong kilikili. Iwas kagat lamok pag pinahid mo to sa balat mo. Iwas dengue at po malaria, no? Available sa mga may almoranas, pahid mo sa puwet, no? Patay na kuko para mabuhay. Tapos sa mga alipunga, maganda rin po yan, ano? At saka ito po, pagka ikayo ay hindi makatulog, maging maayos ang tulog mo, ipahid mo to sa iyong dibdib para maamoy mo, sasarap ang tulog mo, no? Nuulit ko, para ma-detox ka, mawala ang panginig ng katawan mo, iwasan mo ng inom ng alak, matulog ka ng 7 to 9 hours, inom ka ng saganang tubig, i-reduce mo yung intake mo ng sugar and processed food. Ang sugar at saka processed food, ito po pinaka-ugat ng public health crisis. Ang high consumption ng sugary and highly processed food
nakalink ito sa obesity and chronic diseases like heart disease, cancer, and diabetes. Nakakapigil po sa ability ng body mo naturally to detoxify yung mga ito'y napipinsala, yung mga important organ. Kaya nga po yung ating liver at ang ating kidney apektado pagka mataba ka. Kaya kailangan po nito para huwag kang tumaba, iwasan mong kumain ng mga sugary food, no? At saka mga processed food, no? Iwasan mo yung mga junk food, no? Para ma-detoxify ang body mo, iwasan ang junk food. At saka yung kailangan po nito, i-replace mo sila ng mga healthy choices ng pagkain, prutas at gulay. Ito yung healthy way to reduce your consumption. Ito pong excessive na junk food, ito yung nakalink sa chronic diseases like obesity and diabetes. Ito, importante po ito sa detoxifying yung liver at saka yung kidney natin. Saka isa pa, para ano po itong mga diet na mayaman sa antioxidant, no? Para matanggal yung mga free radical. Ito pong mga food supplement, mag-inom kayo ng vitamin C, super B complex, tapos yung ating pong mga calcium magnesium, i-take nyo po yan, lecithin, magkakain kayo ng mga gulay at prutas, mga green leafy vegetable, makakatulong. Itong mga diet rich in antioxidant, tumutulong sa katawan mong ma-reduce ang damage sa anhi ng free radical, nalo-lower ang panganib sa sakit at merong impact ito sa detoxification. Kumain kayo ng maraming prebiotic, importante panatilihin mo ang detoxification system na healthy. Yung mga intestinal cell natin, meron silang detoxification and excretion system, pinoprotect yung ating gut and body from harmful toxin tulad ng chemical. Ang mabuting bituka, mag-start ka sa prebiotic. Mga fiber, para ma-feed mo yung good bacteria, tinatawag nating probiotic. Ako po, ang ginagawa ko, kasi siyempre, pag 66 years old ka na, senior citizen ka na, meron tayong mga maintenance na iniinom na gamot. Bawa, uminom ako ng, iniinom ko to lahat eh, uminom ako ng calcium, uminom ako ng omega 3, uminom ako ng lecithin, sa brain food, kasi kapag may edad ka na, may tendency ka magiging makakalimutin, brain food po yung lecithin. Niinom ko to. So, pag minom ako ng mga food supplement, very effective po pag inom ng food supplement pagkatapos mong kumain. Pagkatapos kong kumain, iinumin ko yung gamot, ang pantula ko, yung pong diba, yung Yakult, isang ganon, ilagay ko sa baso. Tapos, lalagyan ko siya ng tubig. Kung ano yung dami ng Yakult, yun din ang dami ng tubig. I-mix ko siya. Tapos, iinumin ko yung mga food supplement na kasama po nung Yakult na yan. Ito po ay prebiotic. No? It's a good for the health, for your colon, sa ating gut health. No? Ito po ay nakakatulong para yung mga good bacteria mo sa gut mo, tawag mo yung probiotic. Ang prebiotic naman, ito yung mga good bacteria na nagpuproduce sila ng nutrients na beneficial para sa kalusugan mo. Ang mabuting bacteria sa bituka mo, ito pong mga dapat pagka, kasi po sa bituka natin, dapat 80% good bacteria, 20% bad bacteria. Dapat balanse yon. Misal sa sobrang paggamit mo ng antibiotic and poor dental hygiene, hindi ka malinis sa ngipin mo, mabaho yung hininga mo, at saka hindi magandang quality ng pagkain mo, dumadami yung bad bacteria. Paano mo malalaman na marami kang bad bacteria? Di bad breath ka, baho ng hininga mo, ang baho ng singaw ng katawan mo. So, dapat pag mabalanse yung good at saka bad. Kasi itong ating good bacteria, ito yung nagpapalakas ng ating immune system, yung ating detoxification system ay nagiging malakas siya, naiwasan mo yung sakit at inflammation. Kaya kumain kayo ng mga pagkain mayaman sa prebiotic para ang immune system mo, ang detoxification system mo ay maging healthy. Ang good sources po ng prebiotic ay kamatis. Ako po ang ginagawa ko sa umaga, lagi ako meron isang boiled egg. No, ang egg is good for the health, no. Maglalaga ako ng nilalaga ko yung itlog
mga 7 to 10 minutes para hindi masyado siya matigas. Tapos yun, naglalaga ako ng dalawang kamatis, no? Tapos pag nalaga ko na yung kamote ay kamatis at saka yung pinagsasabay ko ng pakuluin yung kamatis at saka po yung itlog. Dudurugin ko yung kamatis na niluto ko, tapos lalagyan ng konting asin, tapos kakainin ko yung walang kanin. Yun ang pagkain ko. Kasi nga po yung ano, yung kamatis, no? Garlic, at saka ito pa rin ang ginagawa ko na pagising ko sa umaga, isang butil ng bawang, didikdikin ko yon. Lalagyan ko siya ng honey. Iinumin ko yon. Ang pantula ko po ay apple cider vinegar. Sa isang basong tubig na room temperature, isang kutsara ng apple cider, isang kutsara ng honey, i-mix ko, isusubo ko na yung garlic, tapos iinumin ko na yon. Ito po'y prebiotic. Ito'y good for your immune system and detoxification system. Ito'y mga sources po na mga pagkain ng ating good bacteria. At ganun din yung saging. Kumakain din ako ng saging sa umaga. Kaya maganda po sa katawan natin yung kamatis, sibuyas, bawang, no? Mga quaker oats, kainin mo yan. It's good for your health. Kaya kumain kayo ng mga pagkain mayaman sa prebiotic para ang yung digestive system ay healthy. Importante ito sa proper detoxification and immune health. Mawawala yung panghinginig ng katawan mo, no? Katsaka i-lesser mo yung salt intake mo. And too much salt po kasi nare-retain yung tubig sa katawan. Kaya apektado yung atay mo at saka ng iyong kidney. Kaya ang excess fluid nagbi-build up, nagko-cause ng bloating at nagiging hindi ka komportable. Kaya pa nag-consume pa ng too much salt, ang pagde-detox mo sa sarili mo ay nakakabalam dahil meron kang extra water na dapat tanggalin, kaya ito hindi maganda, no? Kaya po ngayon, inuulit ko, i-lesser mo ang too much salt at damihan mo yung pagkain ng mayaman sa potassium. Mga pagkain mayaman sa potassium, ito po ay kalabasa, kidney beans, banana, and spinach. It's good for your health, no? Kaya ngayon, ang regular exercise, regardless ng body weight mo, ito'y associated ng longer life, nare-reduce ang panganib sa sakit, type 2 diabetes, heart disease, high blood pressure, and certain cancer. So, to prevent ng yung panginginig ng katawan mo, mag-exercise ka every day. Walking, jogging, or dancing. Nare-reduce din yung inflammation pag nag-exercise ka. Tumutulong sa body system mo, yung detoxification system mo, mag-function properly, at protektado ka against disease. Nire-recommend ako po na meron kayong 30 minutes walking every day. Regular exercise, napapababa yung inflammation, inaalaw yung body's detoxification system to work properly. Yan po ang ating dapat gawin sa kalusugan natin, no? Ang paalala mo na po sa ating pong omega 3 fatty acid. Ito pong omega 3 po natin, ito po ay nakakatulong po ito para maiwasan ang development ng heart attack o heart disease or high blood. Kasi nakita nila sa findings, bababa ang cholesterol, triglycerides mo, naiwasan ang bara sa heart, napipreventin yung abnormal heart rhythm, naiwasan yung eye diseases, inare-reduce po yung mga pamamaga ng kasukasuan, stiff neck. Ito rin po yung maganda sa rheumatoid arthritis. Itong omega 3 na to, nag-i-improve ng liver function mo and pang-prevent ng inflammation. Nare-reduce yung mga fat sa ating liver. At naiwasan ng swelling of the lungs, shortness of breath. Kaya pag may asthma ka, maganda mag-take ka ng omega 3. Nare-reduce ang allergy at saka panlaban to ng inflammation na pi-prevent ang heart disease. At saka po ito'y maganda po na ito'y very significant, nare-reduce ang chances ng psychotic disorder, anxiety, and depression. Nale-lesser yung mga sudden cardiac death with heart disease. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Pwede po kayong magpa-deliver sa LBC. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan.
pwede kayong magbayad ng COD, cash on delivery, or GCash, no? Sa inyo pong panonood sa ating programang Patnubay, kung kayo po yung nakinabang, please po, pakiclick lang po yung follow, like, and share sa aking YouTube channel. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe, no? Rose Alfonso, click nyo yung subscribe, pati yung bell, pindutin nyo rin po. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thought bilang pagwawakas, 1 John chapter 1, verse 1. Ito po ang kanyang sinasabi. Ito'y pasabing aming narinig na sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Diyos. Pag sinasabi natin tayo'y nagsisilakad sa Diyos, tayo'y lumalakad sa liwanag. Dahil po ang lumalakad sa kadiliman, hindi siya lumalakad kasama ng Panginoon. Ang pakikisama sa Diyos ay merong kaliwanagan. Kaya ang bawat kasalanan ng tao ay hiwalay ka sa Diyos. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili sa verse 8. Sa katotohanan, wala man sino man sa atin ang walang kasalanan. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal ang Diyos, patatawarin niya tayo sa ating kasalanan, lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Pagka sinasabi mo, ay wala akong kasalanan, paano ka lilinisin ng Diyos? Ang lilinisin lang ng Diyos ang kanyang puso, yung mga taong tumatanggap ng kanilang kasalanan, naghahayag ng kanilang kasalanan, humihingi sila ng tawad. Kaya pagka ikaw ay humingi ng tawad, inihayag mo ang kasalanan mo, sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, patatawarin ka sa iyong kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng kalikuan. Pag sinabi mong ako hindi wala akong kasalanan, sabi sa verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, tayo ay nagsisinungaling. Kaya ang salita ng Diyos ay wala sa atin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.